Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lola ko at ng buong pamilya niya. Taong 1966, Panabutan, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, sama-sama na sa iisang bahay sila Mamang, Tatay Dadoy, lola ko at buong pamilya niya. Gawa ng iniwan na ni Tatay Dadoy yung lupain niya sa mga tauhan niya. Paminsan-minsan na lang siya pumupunta doon kapag panahon ng kapasan. Kapag mga ordinaryong araw lang naman, dito siya tumitira kila Mamang. Ganun pa rin, lahat sila nagtutulungan sa iisang bahay para makaraos sila sa pang-araw-araw. Normal na naging buhay nila dito sa Panabutan. Hanggang sa nagkaroon sila ng dalawang bagong kapitbahay. Sa lugar kasi nila na ito, nasa bandang dulo na nakatira sila Mamang. Tapos yung dalawang bagong kapitbahay nila, nasa mas pinakadulo pa. Nasa bandang palayan na nila ito. E halos 2 kilometro ang kailangan mong lakarin para makarating ka doon sa palayan nila. Nagtayo sila ng 2 kubo doon sa gilid. Pinabayaan lang sila. Ang naisip ng mga nakatira doon, baka hindi naman magtatagal yung mga yon. Isang hapon na naglalakad ang nanay ng lola ko para pumunta sa bukid. Napadaan siya doon sa unang kubo. Meron siyang narinig na nagbubuhos ng tubig sa gilid nito. Diretso lang siya ng lakad. Ang iniisip niya, baka naliligo lang. Pero paglampas niya doon sa bahay, pagbalik niya ng tingin dito, meron siyang nakitang matandang babae ang nakaupo sa lupa. Tapos paulit-ulit itong merong binubuhos sa katawan niya. Pero ang nakakapagtaka, hindi siya nababasa. Buhos lang siya ng buhos. Pero natatanaw nitong nanay ng lola ko na makintab yung balat ng matandang babae. Hanggang sa tumingin sa kanya yon ng masama. Tapos nagmamadali itong tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Ang naisip ng nanay ng lola ko, baka nagalit lang. Kahit sino naman siguro magagalit kapag pinapanood kang naliligo, di ba? Eh walang saplot yung matandang babae nun eh. Kahit na pareho silang babae, nakakahiya pa rin yun. Tumuloy na lang siya sa paglalakad na merong tanong sa isipan niya na, bakit hindi nababasa yung babae na yon? Hanggang sa makarating siya sa bukid at kumuha na ng mga gulay. Matapos niyang kumuha ng mga gulay, naglakad na siya pabalik sa kanila. Habang naglalakad siya, sinisipat-sipat niya yung unang kubong nakita niya. Pero madilim na. Wala nang tao. Samantalang doon naman sa isang kubo, merong mahinang liwanag na nanggagaling sa lampara. Tapos merong binatilyo ang bigla na lang lumabas. Meron itong sinasampay sa bubungan nila na tipak-tipak ng mga karne. Binati ito ng nanay ng lola ko. Pagpapakita lang ng respeto. Kasi dadaan siya sa harap ng bahay. Pagbati niya, yung binatilyo lumingon lang sa kanya. Tinitigan siya ng masama, sabay turo doon sa mga tipak-tipak ng karne. Ang sabi pa nung binata, yang mga yan, ginagawa naming mga tapa. Yung nanay ng lola ko, nagulat kasi hindi naman niya tinatanong kung ano yun eh. Parang ang lumalabas, defensive masyado yung binatilyo kung anuman yung mga tipak-tipak ng mga karne. Matapos noon ay pumasok na sa loob yung binata. Ayon pa dito sa nanay ng lola ko, merong kaparehong-kaparehong amoy yung alingasaw ng buong paligid ng mga kubo nila. Hindi niya lang maalala kung saan niya naamoy yun. Nung nakauwi na siya ng bahay, naikwento niya kila Mamang yung mga nakita niya habang naglalakad siya papunta ng bukid. Napamura si Mamang sa mga narinig niya. Ang sabi ni Mamang,
tama yung naaamoy niya sa hangin. Ayan na naman. Meron na naman silang mga kapitbahay na mga aswang. Mula kasi nung dumating yung dalawang pamilya na yun, samot-saring mababahong amoy ang naaamoy ni Mamang sa hangin. Lalo na kapag nagmumula yung hangin galing sa norte. Doon kasi nakatira yung dalawang pamilya na yun. Ang bili ni Mamang sa kanilang lahat, iwasan na nilang lumabas ng bahay kahit alas 4 pa lang ng hapon. Dahil hindi biro yung naaamoy niya sa hangin. Amoy ito ng mga aswang na sobrang agresibo. Yung lola ko naman tsaka si Nining, tatawa-tawa lang sa gilid. Kasi para bang nagbibiro lang si Mamang nung mga oras na yon. Tinatakot lang sila kasi gusto silang patulugin ng maaga. Para kinabukasan, maaga silang magigising tapos marami silang magagawa. Kinaumagahan, medyo tanghali nang nagising yung nanay ng lola ko. Gawa nang nag-inuman sila ng tuba ni Mamang. Medyo hirap pa siyang bumangon. E kailangan niyang pumunta ulit ng bukid para manguha ng mga gulay. Ang sabi niya sa lola ko, magpapahinga lang siya saglit. Tapos maya-maya babangon na siya. Mauna na sila sa bukid. Doon na lang siya hintayin. Naunang pumunta sa bukid yung lola ko, si Nining at si Tatay Fernando. Habang naglalakad silang tatlo, napadaan sila doon sa dalawang kubo. Meron silang nakitang malaking lalaki. Nakaupo lang yun, tapos tinititigan sila. Silang tatlo naman, ngingiti-ngiti lang. Nang bigla silang tanungin ng lalaki ng, anong oras kayo uuwi? Wala kayong kasama? Sinabi nila na wala. Sila lang ang pupunta sa bukid. Ngingiti-ngiti lang yung lalaki. Tapos tinanong sila kung gusto nila na samahan sila nung lalaki. Siyempre hindi sila pumayag. Meron ng babala si Mamang sa kanila, di ba? Nung sinabi nilang hindi, yung lalaki, bigla na lang tumawa ng napakalakas. Sila naman, diretso lang sa paglakad. Paglagpas nila doon sa kubo, tiningnan ulit ito ng lola ko. Wala pang 2 segundo yung lumipas nun. Pero wala na yung lalaking kausap nila. Nagulat na lang tong lola ko kasi bigla-biglang nagkaroon ng napakalaking baboy sa gilid ng bahay. E nung dumaan sila doon, wala naman yung baboy na yon. Sinabi niya kay Nining at Tatay Fernando yung nakita niya. Pero malayo na kasi ang nalalakad nila. Kung babalik pa sila doon, baka habulin sila ng baboy. Nakaabang lang yon at nakatingin sa kanila. Kaya ang napag-usapan nilang tatlo, dumiretso sila sa bukid at hintayin doon yung nanay nila. Nung nasa bukid na sila, napitas na nila ang lahat ng kailangan nilang mga gulay. Pero yung nanay nila wala pa rin. Sabi ni Tatay Fernando, maglakad na sila pabalik. Dala-dala naman niya yung tirador niya. Kung sakaling mabagat sila, titiradurin niya yun. Takot na takot yung lola ko tsaka si Nining. Ayaw na ayaw nilang umalis doon sa bukid. Kaso, papalapit na ang takip silim. Tumitilim na. Mahirap na. Baka mamaya doon pa sila maipit. Mas lalo silang walang tatakbuhan doon. Habang naglalakad na sila papauwi, medyo papraning-praning silang tatlo. Kasi kung ano-ano ang naririnig nila sa paligid. Ayon pa sa lola ko, parang merong mga tumatakbo sa paligid nila. Paikot yun. Tapos sobrang bilis tsaka marami. Si Tatay Fernando buong-buo yung loob at nakahanda lang yung tirador niya. Para kapag may lumapit sa kanila, agad-agad niya itong titiradorin. Bigla na lang tumahimik ang buong paligid. Yung sinag ng araw, unti-unti nang nawawala. Hanggang sa merong biglang humarang sa kanila na 2 kalalakihan. Hindi pa sila gaano nakakalayo nun sa bukid, kaya wala silang pwedeng takbuhan. Ang pwede lang nilang gawin
bumalik sa bukid o sumama doon sa dalawang lalaki na nasa harapan nila. Tanggap na ng lola ko na mamamatay na silang tatlo nung mga oras na yon. Nang biglang tirado rin ni Tatay Fernando yung isang lalaki. Natawa lang ito at sinabi sa kanila na sumama na lang. Hanggang ngayon, hindi malilimutan ng lola ko yung naramdaman niya nung mga oras na yon. Paghinga niya ng malalim, meron siyang naamoy na napakabango. Malamig yon na pumapasok sa ilong, tapos amoy bulaklak. Hindi niya lang maalala kung anong klase ng bulaklak yon. Pag-amoy na pag-amoy niya nun, biglang merong umakbay sa kanilang tatlo. Nagulat sila at napatingin. Si Tatay Dadoy. Nakangiti ito sa kanila. Tapos sinabi nitong, "Tara na, uwi na tayo." Gulat na gulat yung dalawang lalaki kasi maging sila hindi nila napansin na nandun na pala si Tatay Dadoy. Walang nakakita. Walang nakapansin. Walang nakarinig na paparating siya. Nilampasan lang nila yung dalawang lalaki. Samantalang yung dalawang yun, nanigas sa hindi malamang dahilan. Pero ayon sa lola ko, naririnig niya si Tatay Dadoy na, pero nakokontrol niya ito. Maya-maya pa, lumingon si Tatay Dadoy doon sa dalawang lalaki. Binigyan niya ito ng tingin na parabang nagbibigay siya ng babala o minamarka niya ang mga mukha ng mga ito. Pagdating nila sa bahay, bigla-bigla na lang sumalubong sa kanila yung umaatikabong pagpalo sa kanila ni Mamang. Walang humpay na malalakas na palo ang natanggap nila sa matanda. Galit na galit ito at mura ng mura. Sinabi na nga niya na huwag magpapaabot ng gabi sa daanan dahil nga delikado. Paano kung hindi sila nakita ni Tatay Dadoy? Sumasagot sila. Ang sinasabi nila, inutusan sila nung nanay ng lola ko. Hindi kasi makabangon kanina. Gawa ng masakit ang ulo't katawan nito. Pagtingin nila sa kwarto kung nasaan ito, nakahiga pa rin at merong napakataas na lagnat. Hinipo-hipo siya ni Mamang. Tapos meron itong nakapang maliit na bukol sa pisngi nito. Ang sabi ni Mamang, palipad hangin. Binigyan ng sakit yung nanay ng lola ko. Marahil nakipagtitigan ito doon sa aswang, kaya nagawa ng aswang na mapasok yung sistema niya. Ginamot siya ni Mamang. Sandaling sandali lang, yung panlalambot na nararamdaman niya, nawala. Pero hindi pa rin siya pinatayo ni Mamang. Pinagpahinga pa rin siya. Matapos yung gamutan na yon, nag-usap si Mamang at Tatay Dadoy. Pero hindi na narinig ng lola ko kung anong pinag-usapan nila. Ang nakikita na lang ng lola ko, yung mga paggalaw ni Tatay Dadoy. Animoy, meron itong pinapaliwanag kay Mamang. Para siyang nakakita ng kung anumang nilalang. Base sa pagkilos ng katawan ni Tatay Dadoy, napakalaking nilalang nung pinapakita niya kay Mamang. Kinabukasan, bandang alas 5 na ng hapon. Habang nilalaro ni Tatay Fernando yung mga alaga nilang pato, meron siyang nakitang malaking itim na baboy ang nakatingin sa kanya. Gumagalaw-galaw ang ulo nito habang tinitingnan siya. Ang duda niya, baboy ramo yun na bumaba galing ng bundok. Ang ginawa ni Tatay Fernando, inalis niya sa pagkakakwintas niya yung tirador niya at kumuha siya ng malaking bato para ibalad dito. Biglang naglakad yung baboy papalayo. Ang naisip ni Tatay Fernando, jackpot yun. Kasi napakalaking baboy nun. Masarap ang magiging ulam nila. Sinusundan ito ni Tatay Fernando. Kumukuha lang siya ng tiyempo kung kailan niya titiradorin yun. Tumakbo siya para unahan yung baboy. Ang inaasinta kasi ni Tatay Fernando doon sa baboy, yung noon nito. Ayon kasi sa lola ko, kapag tinamaan ng isang baboy sa pagitan ng mga mata nito, bandang noo, maaari itong himatayin o mamatay. Depende na lang sa lakas ng pagkakatama mo dito.
Nung naunahan ni Tatay Fernando yung baboy, inaasinta niya na ito sa ulo. Nang biglang nag-iba ang tingin niya sa baboy. Gulat na gulat siya dahil meron itong mahabang pangil na nakalabas. Mahaba at tusok-tusok ang buhok nito sa likuran. Tapos nanlilisik ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Naisip ni Tatay Fernando, "Hindi ito ordinaryong baboy. Mamamatay ako dito. Aswang to!" Agad-agad nagmadaling tumakbo si Tatay Fernando pabalik sa bahay nila. Sigaw siya ng sigaw, "Mamang! Mamang! Tatay Dadoy! Tatay Dadoy!" Laking pasasalamat niya dahil nasa malapit lang si Tatay Dadoy nung mangyari yon. Habang hinahabol siya ng baboy, tumakbo papalapit sa kanya si Tatay Dadoy. Hawak-hawak ang makabuhay nito. Kitang-kita ni Tatay Fernando na hinataw ito ng napakalakas ni Tatay Dadoy sa ulo. Bumagsak yung katawan ng baboy sa lupa. Pero para lang itong bolang tumalbog. Sa lakas ng pagkakahampas niya sa lupa, agad-agad din itong nakatayo at tumakbo papalayo. Habang si Tatay Dadoy naman, merong inuusal sa kanyang kamay. Tapos pinakawalan niya yun sa hangin. Sinabihan siya ni Tatay Dadoy na bumalik na sa bahay. Matapos nun ay tumakbo si Tatay Dadoy para sundan yung baboy. Isang oras ang lumipas. Inabot ng alas 7 ng gabi si Tatay Dadoy sa labas nun. Ang sabi niya, sinundan niya yung baboy para sana alamin kung saan ito nakatira. Kasi kung doon nakatira yun sa dalawang kubo, walang sabi-sabi, ora mismo ay susunugin niya kaagad yun. Ang kaso lang, nilinlang siya nung baboy. Tumakbo yun paikot sa ilog at papunta ng Johnston Company. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras para habulin yun. Mautak yun dahil hindi umuwi sa bahay nila o baka hindi yun doon nakatira. Maaaring dayo lang din na aswang. Nagkataon lang na nakita niya. Nung kinuwento niya yan kay Mamang, matawa-tawa lang si Mamang. Dahil ayon dito, imposibleng meron pang dumayo na aswang sa lugar nila. Gawa nang, meron ng dalawang pamilya ang nauna sa kanila. Meron man. Baka dadaan lang yun, pero hindi ito mambibiktima. Pero biglang naging seryoso si Mamang. At wika nito, nakakapagtaka na bakit kalapit bahay na nila ang pinupuntahan nila. Maaaring wala na silang mabiktima kung saan man sila nang bibiktima noon. O hindi naman kaya, merong magaling namang gagamot ang nakapagpataboy sa kanila. Kaya ang ginawa ni Mamang, lahat ng alam niya ay sinimulan na niyang gawin. Nagtanim ulit siya ng maraming makabuhay sa buong bakuran nila. Kasabay niyan ay nagtawag na rin siya ng mga kaibigan niyang engkanto. Nabigyan sila ng babala kung merong aalagid-alagid sa kanilang aswang. Marami kasing bata ang nasa bahay niya. Kailangan niyang protektahan yun. Matapos ang lahat ng seremonyas ni Mamang, ang ginawa naman ni Tatay Dadoy, natutulog siya buong araw, tapos gigising siya gabing-gabi na at saka aalis ng bahay. Si Mamang lang ang tanging nakakaalam kung saan ito pumupunta. Hindi pinapasabi ni Tatay Dadoy kahit kanino. Bukod sa nagmamasid siya doon sa pamilya ng mga aswang na malapit sa kanila, meron din kasing hindi kaaya-ayang nangyayari sa lupang nasasakupan niya. Partida, hindi pa ito panahon ng kapasan. Pero may mga nanggugulo na naman. Pero sa ibang kwento na yon. Lumipas ang isang buwan, naging kampante na ulit itong sila Mamang. Kasi naging normal na ulit ang buhay nila. Hanggang sa nakainkwentro nitong nanay ng lola ko yung matandang babaeng nakita niyang naliligo noon sa gilid ng kubo. Pauwi na siya galing ng bukid noon. Mga bandang alas 5 na ng hapon. Malayo pa lang siya. Nakikita niya na meron na namang nagbubuhos na babae doon sa kubo. Ang ginawa niya, lumakad siya sa gilid para masilip niya at makumpirma niya kung ano bang binubuhos nito at hindi ito mabasa-basa. Okay, sorry kung nabitin ko kayo sa pakikinig kasi medyo mahaba talaga tong Mamang Seven. Pero yung second part,
I-upload ko rin yung kaagad bukas. Gagawin ko ngayon, inanarate ko, para bukas merong kayo mapakinggan. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang kwento natin. Yun lang. Hanggang sa part 2. Sana hintayin niyo pa. Salamat.